para sa mga baguhan pagka kayo gagawa ng mga ganito TV. So yun yung binigay kong tip sa inyo, sana tandaan nyo yun para lalong madali yung paggawa. Sa channel. So, kumusta kayo dyan? So, sana lahat safe sa kabila ng pandemyang ito. So, hindi ko na papatagalin pa. Shoutout muna kay ito. Then, tuturo kong video ngayon ay tuturo kong paano mag-repair ng CRT TV. Sharp ang katak. So, kahit anong TV naman yan. Ang problema nito, wala daw may power pero wala siyang screen, tapos may tumatunog na something sa loob. So, para malaman natin, bubuksan natin siya. So, since di natin na-testing kanina, so, pag ganito, i-testing nyo na nakabukas ang TV tapos yung board. So, make sure na walang anumang conductor dito sa ilalim nito o mga LED. So, kahit anong bakal na meron dito para safe yung board natin. So, saksak natin siya. So, ito sa degaussing coil ito. Kahit okay lang, kahit pula yan. So, ayun. Kung mapansin nyo, meron siyang ilaw. Pero nagbi-blink. Then, may tumutunog na something sa part nito. So, ayun yung problema niya. Wala siyang nasa screen. So, buksan natin. So, since na meron siyang power, ibig sabihin buo ang power supply. Meron siyang supply na lumalabas. So, technique. Tuturo ko dito. So, i-unplug muna natin siya. Isang technique na gagawin natin dito, pinakamadaling technique muna para malaman natin kung saan yung problema ng agad-agad. I-check natin yung horizontal IC. So, saan natin makikita yon? So, dito. So, punta kayo sa may flyback. So, kalapit lang nun. Inyo yung transistor na may paang tatlo. So, ito yun. So, madali nyo lang sa mahanap yun pagka actual na board yung hawak nyo. So, simula sa flyback, so, andito. So, iti-check natin yan agad-agad kasi kadalasan yun yung problema. So, dito kasi nakalagay dito, na-wiringan na siya. So, ano siya? Ang tawag nito, ginawa na siya nung una pa. May nauna nang gumawa. So, winiringan lang niya. Siguro hindi nagkamatch yung pin. So, may wiring siya. So, okay lang yan. So, ang gagawin lang natin dyan, kung siya yung naka-connect doon sa board, so, kailangan mo siyang i-disconnect. So, check mo agad. Tanggalin natin. So, ayan. Then kung kaya kailangan, kalasin natin, makita nyo maigi para sa ating mga beginner. So ito yung tinatawag na horizontal transistor. So yun na siya nagdadrive sa pa-horizontal na pesto na sa screen. So ito. So dapat paggagahin tayo ng... So, pansinin niyo yung multimeter natin, guys, kung magre-react siya o hindi. So, ayan. So, ang pagte-tester dito, kapag nilagay mo dito yung negative, so, dito, tinester mo dito yan, dapat papalo siya ng ganyan. Then, ililipat mo yung si negative sa kabila. So, gumana. Then, pag gumana yan,
lilipat mo naman kapila, i-reverse mo siya. Kung si positive nasa gitna, ilalagay mo naman si negative sa gitna ulit. Tapos check mo ulit dito. So, yan. So, kung mapapansin nyo guys, lahat sila may palo. Kahit balik-baliktad mo siya, lahat nagre-react yung tester. So, hindi pala naka-zero. Sorry. So, ayan. Check natin siya. So, click ta rin. Tapos, sa kabila. Sa kabila. So, ayan guys. Yun na ito yung problema. So, ito muna yung papalitan natin. Then, pagka hindi siya gumana, ito troubleshoot natin. Pero kapag gumana siya, ito na, wala na siya yung sira. Ito na talaga yung sira. So, ito yung tips ko sa inyo. Kapag nagre-repair kayo ng TV, dapat unahin nyo ng unahin ito. Kapag ang TV na CRT, CRT is, which is yung ang board niya ay yung mga sinauna, pag wala siyang power o meron man, tapos may tumutunog yung something sa loob, so, diretsuhin nyo ito kasi ito yung mga sirain. Ito yung mga kadalasang nasisira sa mga CRT TV. Ngayon, pag universal naman, pwede naman. So, dapat diretso na lang ito muna. Okay? So, since nasira na yung ano, yung kinabi sa kanya dati, papalitan naman natin siya ng ibang horizontal. So, ito, check natin to. Ito yung sira. Sira dati, tapos ito yung ilalagay natin. So, check natin siya. So, ganun din. Ganun ulit yung gagawin natin. So, yun. Pansin nyo yung tester natin. Ayan. Then, ililipat mo yung negative sa kabila. So, ayan. So, kapag yan ni-reverse mo, si negative yung ilalagay mo sa gitna, dapat, kung buo ito, hindi siya papalo. So, ayan guys. Buo siya. Then, ang function ng vertical, ang horizontal, kapag baliktaran yan, pumafollow yan. Nagde-deflect ang needle ng tester natin. So, baka magtaka kayo, baka sabihin nyo shorted, pero hindi, hindi. Ganyan talaga yung follow nyan. So, dapat dito, wala siyang deflect. Ngayon, pag binaliktad mo, punta mo sa gitna yung positive, magkakaroon. Tapos, nilipat mo yung negative sa kabila, dapat meron din. Tapos, baliktarin mo siya. Wala. Okay? So, yun yung function ng buong horizontal. So, itong gagawin natin, i-re-replace natin kasi wala tayong available na 5296 ang number. So, ito. Ito yung i-replace natin. Yung number niya is, so, ayan, 2586. So, yung original niya, 5296. So, ayan. Guys, pag nagre-replace tayo ng mga ganito, kapag napagana natin siya, kailangan mo i-break in siya ng 2 oras or more, kasi para malaman mo kung okay ba siya, kung magtatagal ba yung pyesa na yan. So, dapat ganun ang gagawin natin pag nagre-replace tayo ng mga pyesa. Kasi yung amperahe niyan, minsan, gumana nga siya, pero hindi nagtatagal yung pyesa. So, kailangan break-in mo siya ng 2 hanggang 3 oras. Na dapat nakasaksak, tsaka may boses yung TV dapat. May sound, I mean, sorry. So, ayun. Ang gagawin natin is, fix na natin. So, since na mayroon siyang wiring, naka-wiring siya kanina, gagayain ko lang yun. Pero kadalasan kasi dito, dapat naka-ano sa board. Ito kasi, na-aware na kasi replacement ito. So, dapat pag nagre-replace tayo ng may wire, at tingnan natin yung polarity na maigi, ayusin natin. Kasi baka mamaya, baka baliktad yan. Imbes na magawa, magkakaroon na yan ng mas malalang problema. Since nilagay natin, kailangan natin testing. So, bago tayo mag-testing, kailangan make sure na
nakakonect yung mga kailangang pyesa. So, ayan. Then, ganun ulit. Check natin sa ilalim kung meron siyang mga naka-conductor. So, testing. Kung gagana siya. Ayan guys, kung mapansin niya, kulay green na yung ilaw. So, tuloy-tuloy na, wala na siyang, hindi siya papatay-patay. So, ayun, tingnan natin sa screen kung ayun. So, gumana na siya. So, ayun lang guys, ganun lang siya. Yun lang yung problema, yun lang yung sira niya. So, kung mapansin niyo, may umaalon ulit na kulay team sa kita. So, wala yun. Sa nasa camera yun. Yung camera ko kasi medyo sensitive sa ganyan eh. Pero sa actual, wala yan. So, ayun lang. Yun lang yung problema horizontal. So, simple. Simple lang. Bilis. So, ayun yung tips na yun. Sana matutunan mo to. Kasi yun yung pinakamadaling paraan. Kasi yung iba kasi, nire-repair nila yan. Paisa-isa. Nuna nila yung power supply. Tapos, check sila doon. Pero although ganito yung ginagawa ko nung una, pero yun na-discover ko yung pads na yun na hindi pala kailangan. Although kailangan mag-check sa ano, sa power supply, pero kapag gusto mo madalian, check mo agad-agad yung horizontal icing na yun. So ayun lang. Lagyan natin siya ng video para alaman natin kung meron siyang video. Patayin natin. Ayun. Meron na, di ba? So, ang bilis lang, dali lang yung paano i-repair. So, dapat pag nagre-repair din tayo, ingat din sa mga sa kuryente kasi delikado yun. So, ayun. So, ayun lang guys. Ganun lang siya. Delay naman, di ba? Nakikita nyo naman. So, para sa mga baguhan, pagka kayo gagawa ng mga ganito TV. So, yun yung binigay kong tip sa inyo. Sana tandaan nyo yun para madali yung paggawa natin. So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like and subscribe na rin sa channel ko para lagi kang ma-update sa mga videos na i-upload ko. Kasi pagtapos ito, meron din ako ulit tutorial na i-upload. So, abangan mo yun. Thank you for watching. Bye-bye!